kinutuban si John Mark nung napanood sa Wawa Win ang isang babae na para raw silang pinagbiyak na bunga. 8 taong gulang lang daw kasi si John Mark nung ipinagtapat sa kanya ng kanyang nanay Rosalinda na siya'y ampon. Pero wala na raw itong ibang ibinigay na detalye hanggang sa siya'y mamatay na. Nung una po, tampo. Pero saglit na tampo lang po. Yung mga tambay-tambay po dyan, di ba? Kwento-kwentuhan, naririnig ko nga po, ay, ampun lang naman yan. Ang babae na malaki ang pagkakahawig kay John Mark, si Trixie, na Australiano naman daw ang ama. Kung makikita ko man si Papa, ano, sobrang saya. Pero po kung hindi, ano, maghihintay pa rin po ako. Nagulat po kasi parehas po talaga yung mata namin, tapos yung ngiti po. Pero ayon sa ina ni Trixie na si Evangeline, 2011 lang daw niya ipinaampon ang kanyang anak na lalaki na tinataya niyang 7 taong gulang na ngayon. Kaya malabo na si John Mark ito. Itong babae ito, itong nanay niya, kasi may nunal eh. Ayaw isa kasi wala nunal. John Mark! Ay! Hello! Ay, ako nga pala si John Mark. Trixie po. Ay, hello po. Kayo po yung nanay niya. Si Ma'am Evangeline po. Na-curious po talaga ako. Kasi sa picture, ganun, kamukha kita. Sana huwag ka rin panginaan ng loob na makita yung daddy mo. Sana asap magkita kayo, di ba? Plano sa atin ng Diyos. Sana mahanap mo na yung tunay mong magulang. Sana nga po. At saka natutuwa ako kasi parang kahit hindi ako, ni-expect mo ako pa rin. Hindi ba kaya? Gayunpaman, sa kauna-unahang pagkakataon, ipinakita kay John Mark ng kanyang amain na si Reynaldo ang larawan ng tunay niyang mga magulang. Masaya po na kahit papano nagkaroon ako ng idea kung ano yung itsuro ng nanay at tatay ko. Medyo malungkot pa rin po kasi feeling ko mukhang mahaba-haba pa yung lalakbayin ko bago sila makita. Pagka-ere ng aming istorya, may nag-message na tiga Lolomboy, Bukawi, Bulacan na nakakakilala raw sa lalaki sa litrato na posibleng ama ni John Mark. Sir, magandang umaga ho. Anong ko lang po, ano pong pangalan nito, sir? Si Mang Dante po. Mang Dante, alam niyo po ba sir kung taga saan siya? Taga dito po siya dati. Sir, tanong ko lang po, kilala niyo po siya, sir? Ano po pangalan niya, sir? Dante Castle. Kaano-ano niyo po siya, sir? Kamagin ko po. Dati po, noong mga buwan ng November, December, nakita po may doon sa... Ngayon po, sir, asa na po siya ngayon, sir? Nasa Bicol po siya. Opo, ito pong kasama yung babae, sir. Kilala niyo po ba? Milani. Lani. Asan po siya ngayon? Nasa Binangonan. Agad tumulak ang aming team papuntang Binangonan, Rizal para puntahan ang tinutukoy na Lani na posible raw ina ni John Mark. Ma'am, magandang hapon po. Tanong ko lang po, dito po ba nakatira si Miss Lani? Dito po. Kilala niyo po itong nasa picture? Kilala. Sino po ito, ma'am? Siya yung dati kong asawa. Dante. Bagamat Lani ang kanyang pangalan, hindi raw siya ang babae sa picture. Dito na niya isiniwalat. Nabukod daw sa kanya, may 2 Lani pa na naging karelasyon ng dati niyang mister na si Dante. Talaga nga naman, magkakapangalan pa sila. Niligawan niyo po ako ng kulang-kulang 3 buwan. Sa loob ng 14 years, siguro mga 10 babae niya, 3 lang yung masugod ko, 4. Noong 1993, nagkaroon siya ng Lani ang babae. Ang pangalan ko Lani, tapos nagkaroon din siya ng babaeng Milani, Marasigan. 99, nabalitaan ko na may Lani daw uli, pangatlo. Pinagsama sila ulit, yung Lani pangalawa at saka Lani pangatlo. Matinik daw kasi sa chicks itong si Dante. Nagkaroon siya ng 2 anak. Dahil sa labis na pagmamahal ni Lani sa kanyang dating mister, pumayag raw siya noong magsama sila sa iisang bubong kasama ang isa pang Lani. Walang kwenta mo na uwi ka pala na ganang babae mo dito. Nung pupunta ako sa club, ay mismo na huli ko nakakalong sa asawa ko. Tapos sinampas ko ng payong. Yung naging asawa niya ngayon, Lani to. Kahit na huli ko, umalis man yung babae, sinusunda ng ni Dante. Noong 1995, pinagsama kami sa bahay. Para daw hindi na siya umalis, para na akong pinagsakluban ng langit at lupa. At pareho daw niya kami mahal, kaya doon ako nukbasa na. Pag nakakita ko ng ibang lalaki, biga, ang asawa ko ulit. Pinagitnaan namin yung asawa ko, tapos yung anak ko sa paahan lang natulog. Pero hindi naman nagtagal, 1 buwan lang may git. Para pong impyerno.
Nasaktan ako. Ayupong sapakin, tadyakan, suntukin lahat ng klaseng bubong. Pero kalaunan, hindi na raw kinaya ni Lani ang kanilang sitwasyon. Kaya taong 1997, nakipaghiwalay siya kay Dante. Nung nalaman kong nagkaanak siya sa ibang babae na pangatlong Lani, wala na akong pakialam kasi huwalay na kami. Taong 98, nung mag-asawa ako ulit, naging masaya na ako. Baliwala na siya sa akin. Ang dalawa nilang anak na sina Christopher at Nene, kinutuban din daw nung nabalitaang may naghahanap sa kanilang ama. Basta sinabi sa akin nun ano ko, 11 magta-13, nakatsawan ako nung stepmother ko na, "Ne, may kapatid ka pang isa sa labas daw lalaki." No comment lang ako, siyempre bata pa ako eh. Nagulit din ako kasi picture pa na ng papa ko yun nandun kasama yung nanay ni John Mark. Dito nang tinitigan ko. Napansin ko kay John Mark yung apigote na sa gilid lang mayroon tumutubo. Parang sa amin ang papa ko. Si Dante na posibleng ama ni John Mark, natagpuan ng aming team sa Malinaw, Albay. Tay, hello po. Good morning po. Sir, kayo po ba itong nandito po sa litrato? Opo, ako po ito. Ako po si Dante. Kasama ko yung asawa ko, yung si Lani. Kayo po ba itong babaeng to? Ay, hindi po ako yan. Bagamat mahigit dalawang dekada na raw na nagsasama, sina Dante at Lani, hindi raw sila nabiyayaan ng anak. Si Dante po ay mas higit pa sa pagmamahal ko sa buhay ko. Ganun ko po siya kamahal. Lahat ng hinahanap ko ay sa kanya ko natagpuan. Masakit, pero siyempre, wala akong magagawa. Siya ay mahal mo eh. Ilang beses ako sumuko, pero wala akong magagawa kasi mahal ko siya eh. Magtitiis ako. Basta, nangako naman po siya sa akin na talagang kami magmamahalan habang buhay. At hindi na po siya magloloko. Aminado naman si Dante na babaero siya. Taong 2000, habang nagtatrabaho raw siya bilang floor manager sa isang bar sa Bocaue, Bulacan, nakarelasyon niya ang waitress na Lani ang pangalan, na siya raw ikatlong Lani sa kanyang buhay. Pag nakakanta siya, kakantahan kami. Hindi man ako babayero, kaya lang yung babayero ang mahilig sa akin. Eh. Kaya, ano, di, siyempre, kasi mabait naman ako sa mga palalaki, mga pababae, mabait ako. Alat na, pero pagkasamahan ko, eh, siguro na kung nabaitin din siya sa akin. Bakit sa dami ng pangalan, tatlo, pare-pareho Lani? Hindi naman dahil sa pangalan, kaya ako nagustuhan. Natagkataon lang talaga ang pangalan Lani. Daw niyang buntis noon ang Laning yon bago sila naghiwalay. Kunin mo yung anak mo, magbigay ka muna ng 2,000. Pag body ka sa pagpaanak, ako, sige, walang problema. Dala na ko na yung pira, tutubusin ko na. Wala na doon. Ang sabi, wala na kayong bata. Simula ang araw nung nagkahiwalay sila ng ikatlong Lani sa kanyang buhay, wala na siyang anumang balita tungkol sa kanya. Hindi ko talaga ipapampun. Dahil sabi ko nga, talagang ako nang hindi ko sariling anak. Yung pasarili kong anak na hindi ko maalagaan. Masakit talaga sa man mo na mawalang anak mo na alam na alam mong may anak ka. Hasimulat sa pagkabata hanggang sa mga oras na ito, hindi mo nakikita. Hanggang may nagsabi na lang nitong nakaraang linggo na may naghahanap sa kanya na posible niyang anak. Huwag na magdarasal ako. Hinihingi ko na makita ko anak ko habang nabubuhay pa ako. Samantala, nitong Huwebes, isinama namin si John Mark pabinangonan Rizal. Hello po. Ako po si John Mark Sindol. Sa puntong yon, lukso ng dugo ang namagitan sa posibleng magkakapatid sa ama. Masaya ako na nakakita ko po. Masaya kami nakita ka namin. Ipinakilala rin ni Nene at Christopher ang kanilang ina, ang unang Lani sa buhay ng kanilang ama. Parang anak ko na rin kasi nabuka siya. Sinamahan din ng aming team si John Mark papunta ng Bicol kasama ang kanyang dalawang kapatid, Ate Lani. Excited po na kinakabahan. Siyempre po, ngayon ko pa lang po siya makikita sa buong buhay ko. Ang sinasabing ama raw ni John Mark na nakikita lang niya sa litrato, mayayakap na niya. Thank you.
Pero mo, yung nangyari na sa'yo na pinampong ka, hindi ko kagustuhan. Una-una, nang nahanap kita, napinunta ka na baka panganak sa'yo, pinampong ka na raw. Yung, tapos nag, yung nag-ampo naman sa'yo, inuwi ka naman sa malayo. Kasi kita pinama, hindi ko maano kung saan. Tatawa kung saan lugar ka man din na, sabi Maynila daw. Opo. Saya, siyempre nagkasama-sama kaming apat. Ayun, puto kong nanay. Siya papa ko, tapos kuya ko, saka yung gusto namin. Masaya kami. Kilala niya kami, kapatid niya, papa namin. Bali yung mama niya na lang, yung bali yung ano na lang sa kanya. Bali, problema na lang. Ang dalawang Lani sa buhay ni Dante, nag-usap at nagkapatawaran. Sorry sa lahat-lahat. Ang pangatlong Lani sa buhay ni Dante, ang ina ni John Mark, mahanap din kaya?